nga sa akin? Si Tanisilin kay Trina habang nakabusang at tumukha. Sa trabaho na sila manunikita magkatapos ang bakasyon nila sa Paris. Paano nalaman ni Ate Emma tungkol kay Maximus? Ikaw ba nagsabi sa kanya? Hindi ah. Mabilis sa tugon ito. Bakit ka naman gagawin yun? Magkaibigan tayo. Kung hindi ikaw, bakit bigla kang umalis? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Masama ang loob na sabi niya. Tinitigan siya nito. Huwag kang ma-offend sa akin, Celine, ha? Pero sa klase ng pag-ugali ng kapatid mo, sa tingin mo makakapagpaalam pa ako sa'yo? Halos si pagtabuhin niya ako na para napakasama akong tao. Himutok nito. Natahimik ang dalaga. Kahit niya nasaksihan ng mga sinabi nito, batid niyang kayang-kayang gawin yun ni Emma. At di siya magtataka kung balang araw iwala ng gusto makipagkaibigan sa kanya. I'm sorry, Trina. Hinawakan niyang kamay nito. Ako na humihingi ng dispensa sa ginawa ng kapatid ko. Wala sa akin yun, Celine. Naiintindihan ko kung bakit ganun ko protective sa'yo si Emma. Naniniguro lang siguro siya na mapupunta ka sa taong mapagkakatiwalaan niya. Anito? Mapapagkatiwalaan naman si Maximus, hindi ba? Ayaw kasi niyang bigyan ng pagkakataon yung tao. Dahil basta hindi niya kilala ang personal si Maximus eh, hindi na siya karapat-dapat na mapangasawa ko? That's not fair. Malungkot na wika niya. Para sa akin, dalawa lang naman pwedeng punta ng relasyon ninyo ni Maximus. It's either ipaglaban mo siya o sumuko ka. Yun ay kung relasyon ngang matatawag ang sa inyo. Wala pa man siya napapagdesisyonan, nakaramdam na kaagad ng lungkot sa Celine. Kung ang maikling pagsasama niya ng lalaking pagbabasihan, it was too premature to confirm that she loved him. Ngunit kung ang puso niya ang kakapain, she loved every piece of him at ipaglalaban niya iyon no matter what. Sandaling nahinto pag-uusap nila, tumaan ang isang kasamahan nilang stewardess. Makahulugan ang ngiti nito habang pasulyap-sulyap sa kanya. Sino ba yun? Tanong niya kay Trina na makalagpas ang babae. Parang ngayon ko lang siya nakita. Ah, yun? Nilingon nito ni Trina. Si Jessica yun. Bago lang siya. She had her first ever flight a couple of weeks before we had our vacation in Paris. Narito na siya noon. Baka hindi mo lang siya napansin. Hindi siya sumagot. Bakit? Di mo ba siya gusto? Kinibit ni Celine ang mga balikat. Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa kanya. Aniya sa isip. Anong kakaibang ibig mong sabihin? She stressed her lips in one side. Hindi mo ba nakita? Ngiting aso siya sa akin. Baka ganun lang talaga siyang umiti. Bakit naman niya gagawin yun sa'yo? Di pa naman kayo magkakilala. Saad ng kausap niya. Ah, ewan. Basta iba ang kutob ko sa babaeng yun. Napahalokip-kip siya. Hindi kaya hangover lang yan sa mga nangyari sa Paris? Kaya kung ano na napapansin mo? Umismid si Celine. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. She is not worth the conversation. Sayang na ang oras natin. Natawa ang kaibigan. O, ikaw na magbigay ng lunch sa boyfriend mo. Iniabot to sa kanya ang food trolley. Napangiti ang dalaga. Ang galing mo talaga. Thanks! Gayon pa man desmayado sa sarili ng malamang, tapos nang mananghalian si na Maximus at Derek. Ngunit ang dalawang lalaki na makita siya. Paano nangyari yun? Nagtatakang tanong niya sa mga ito. Dala ko pala ngayon ang lunch ninyo. Dinalahan na kami ni Jessica kanina. Ang akala nga namin ni Maximus wala ka kaya iba nagdala ng pagkain. Sagot ni Derek sa kanya. Gustong magganit na mga ngipin ni Celine. Na mga sandaling iyon. Sinasabi na nga ba niya, may pailalim na kilos ang baguhang yun. Ngunit bakit sa dami nilang flight attendants doon, parang siya lamang ang tinitira nito. Hindi na bale, there's always a next time. Pinilit niyang umiti sa kabila ng pananamlay niya. Tatalikod na siya nang tumayo si Maximus upang pigilan siya. Hinawakan siya nito sa braso. Kakain pa rin naman ni Derek yan. Total mabilis makagutom ang palipad ng eroplano, hindi ba pare? Ha? Oo nga. Napakamot na lamang ng ulo ang lalaki. Kahit hindi nito sabihin, halata ang kabusugan nito. Bago pa man siya nakalabas ng cockpit, dinampian na niya ng halikang binata. I miss you. Bulong nito. Noon lamang niya nagawang umiti. Kung tutuusin kahit mababa ang mga salitang iyon, nakakataba pa rin niya ng puso. Excuse me? Sabi ni Jessica sa kanya kinabukasan na makasalubong ito palabas ng cockpit. Sinulya pa nito ang tulak niyang trolley. Tili nagtataka. Para kaninong dala mong food? Bumuhit ang sarkasmo sa mukha ni Celine. Alam niya ang tinutumbok nito at hindi niya palalampasin iyon. Obvious bang para sa mga piloto? Sa mga piloto? Tumaas ang isang kilay nito. Paano yan? Eh, nadalhan ko na sila ng pagkain. Sorry ha, wala kasi nabanggit sa orientation ikaw ang official na tagadala niyan. Gustong umusok ng ilong niya. Sa mga salita nito ay talagang sinasadya niyang tuyain siya. Magkaliwanagan nga tayo. Hindi yan napigilan ang sariling pamaywangan ng babae.
Kung may nabanggit man sa orientation o wala, respeto lang. Magkakaibigan kami dito. Lahat sila binibigyan ako ng konsiderasyon dahil boyfriend ko si Maximus. Sarkastikong umiti ang kausap. Boyfriend? Kailan pa? Wala namang sinasabi si Maximus na may girlfriend na siya. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Tapatin mo nga ako, Jessica. Ano bang dahilan ng galit mo sa akin? Garapanan kasi ang ako ng kinakalaban mo rito. May problema ka ba? Natawa ito. Ikaw lang siguro nag-iisip na may problema tayo. I am here to work. I am new and just seeking kind to everyone. Wala sigurong masama sa pakikisama, hindi ba? Kung gusto mong makisama, lumugar ka sa tama. Hindi lahat ng bagay pwede mong gawin dahil gusto mo. Ani nga. Huwag mo akong didiktahan sa dapat kong gawin, Miss Celine. Ibahin mo ako. May sarili akong pag-iisip at hindi ako tanga katulad ng mga napapasunod mo. Pagkasabi niyon, tumalikod na sa Jessica na parabang baliwala rito naging usapan nila. Napailing na lamang sa Celine na makaalis ang imprimitidang babae. O bakit parang nilamuko sa papel ang mukha mo? Nagtatakang tanong ni Trina sa kanya. Naroon sila sa pantry at kasalukoy naghahanda ng snacks para sa mga pasahero. Maldita talagang Jessica na yan. Ayaw mo lang maniwala sa akin eh. Nakasimangot na sabi niya. Ano bang ginawa niya sa'yo? Kinuwento niya rito naging argumento nila ng babae. Kitang-kita namang asar siya sa'kin. Pero nang tanungin ko, ako lang daw nag-iisip na may problema kami. Imagine, akong pinapalabas yung gumagawa ng issue. Nanggagalaiting reklamo ni Celine habang nagsasali ng kape sa mga tasa. Hindi nga ba? Naging isang linya ang mga kilay niya. Kaibigan ba talaga kita o ano? Sabihin mo lang kung ayaw mong kausapin pa kita. Natawa si Trina. Biro lang, high blood ka naman agad eh. Anito? Inirapan niya ito. Ikaw kasi, wala na nga ako sa mood, ina-aggravate mo pa. Hinampo niya. Hindi naman sa ganun, Celine. Huwag ka magagalit ha. Naisip ko lang kasi na baka kaya mo nang binibigyan ng ibang kahulugan ng mga ginagawa ni Jessica dahil nagsaselos ka sa pagiging malapit nila ni Maximus sa isa't isa. Seryosong sabi nito. Halos magsara ang mga mata ni Celine sa paniningkit. Sino ba naman ang matutuwa sa nangyayari? Biruin mo, ilang linggo pa lang sila magkakilala, magkasundo na. Samantalang ako, it took years bago ako napansin ni Maximus. Himutok niya. Oo, di inamin mo rin. Nagsiselos ka nga. Natural lang naman na maramdaman ko yon dahil girlfriend niya ako. Ang normal ay yung ginagawa ni Jessica na panunutil. Sa akin. Na hindi ko naman alam kung bakit. Iritado ang sabi niya pa. Hay naku, napailing-iling ang kausap. Huwag na nga tayo mag-isip ng kung ano-ano. Kung may lihim siyang gusto kay Maximus, talagang maiinis siya sa'yo dahil isa kang kaum... siya. Kahit ano pang gawin niya, wala na siya magagawa. Dahil committed na sa akin si Maximus. Buong pagmamalaking saad niya. Oy Celine, huwag ka maging kampante. Alalahanin mo, kung yung asawa nga ay naaagaw, yung boyfriend pa lang kaya? Ang mabuti pa yung buntot mong bantayan mo at di yung buntot ng iba. Dahil sabi mo nga, maldita si Jessica. Kung totoo nga ganun siya, baka mahina niyang buntot mo nang wala kang kamalay-malay. Anito? Natigilan ng dalaga. May katwiran nga ang kaibigan niya. Hindi siya dapat masyadong palagay sa estado na relasyon nila ni Maximus. Sa katunayan, hindi pa niya naririnig sa nobyo ang mga katagang pinakamimitin ng mga tenga niya. Bakit nga ba kahit pahalpyaw ay hindi nito masabing mahal siya? Nobya nga ba talaga ang turing nito sa kanya? Or was he just considering making love with her as one of his leisure activities? Laking pasasalamat ni Celine nang malamang naunahan niya si Jessica na maghatid ng pagkain sa cockpit. Tamang-tamang dating mo, Celine. Kanina pa kami nagugutom ni Maximus. Bungad sa kanya ni Derek nang makita siya. Napangiti ang dalaga nang marinig iyon. Ngunit kaagad ding nabura ang kanyang ngiti nang malingunan si Maximus. Nakausap pa yun pa yung nagsisulosang babae habang minamasahin ng huli ang sentido nito. Gusto niyang pilipitin ang leg ni Jessica nang umiti ito sa kanya. Batid niyang maskara lamang nito iyon dahil ang totoo, sinadya talaga nito ang gawin yon upang masaksihan ni Celine. May massage parlor na rin pala sa eroplano. Ngayon ko lang nalaman. Sarcastic kong sabi niya. Unti-unting lumayo si Maximus sa babae. Manid na lamang to kung hindi nito mararamdaman na nagpupuyos ang kalooban niya sa tanawing iyon. Kanina pa raw kasi masakit ang ulo ni Maximus. Naawa naman ako kaya hinilot ko na. Depensa ni Jessica sa sinabi niya. Nasa aura nito ang nagkukunwaring mabait sa harap ng dalawang lalaki. Pililit niyang hindi ang tila dramatic actress na karibal. Talaga? May dalawang passenger sa labas sa parehong sinusumpong ng migraine. Isang matandang babae at isang bakla. Baka gusto mo rin silang hilutin. Total maawain ka naman. Pagkasabi niyon, dinukot niya ang gamot mula sa bulsa at iniabot sa nobyo. Inamin mo na agad yan para bumuti ang pakiramdam mo.
Nagtataka lang ako sa iba dyan kung bakit may madali namang solusyon pero pinatatagal pa. Maximus, lalabas muna ako. Marami pa pala akong gagawin. Tila naglungkot-lungkot ang paalam ni Jessica. Talagang gusto nitong makuha ang simpatya ng lalaki. Salamat, Jessica, sabi ni Maximus. Pasimpleng dinunggol ng babae ang braso niya nang lumabas ito ng pinto. Idinaan na lamang niya iyon sa pagbubuntong hininga dahil gustong umusok ng ilong niya. Hindi nakaligtas sa kanya na magkatingin na ng dalawang naiwan. Batid niyang ramdam ng mga ito kung ano nangyayari. Walang kibong inilapag niya sa rin ang dalang pagkain sa maliit na mesang naroon. At kahit sulyap ay hindi niya ginawaran ang binata. Thanks, Celine, ani Maximus. Ngunit walang likod-likod na lumabas siya roon. Bago niya isinara ang pinto ng cockpit, narinig pa niyang tinawag siya nito. Gayunpaman, buo ang loob niyang wag na muna itong kakausapin. Kung may pagmamahal niyang umiiral sa puso ng binata para sa kanya, gagawa ito ng paraan upang makausap siya. At higit sa lahat, iiwasan nitong gumawa ng isang bagay na makakasakit sa kanya. Pakiramdam ni Celine, namintig ang mga binti niya nang mahuli niya sina Maximus at Jessica na nagkahalikan sa loob ng cockpit. Hindi yan napigilan na sariling pakawalan ang damdamin. Ang kakapal na mukha ninyo! Kaagad naghiwalay ang dalawa nang makita siya. Celine? Tanging nasabi ng binata. Hindi man lang kayo namili ng ibang lugar para gawin ang kawalang hiyang yan? Kasabay ng paniningkit ng kanyang mga mata ang pamumula niyon. Ngunit hindi niya hahayaang bumagsak ang luha niya sa harap ng mga ito. Kaya galit na tumalilid siya ng takbo, pababasa na kahimpil ng eroplano sa Mexico City International Airport. Mabuti na lamang 4 na oras ang stopover nil doon. Matagal-tagal din siyang malalayo sa itim na anino ng dalawa. Sa pagmamadali, hindi na siya nakapagpaalam kay Trina kung saan siya pupunta, kaya panay ang tunog ng kanyang cellphone. Malaunan ay kasalita na nitong rumirehistro sa LCD niyon ang pangalan ni Maximus. Gusto man niyang sagutin iyon ay sinamay niya ang sarili. Nagsisikap kasi ng dibdib niya tuwing naaalala niya ang nakakasuklam na tagpong iyon. Hindi niya aakalaing papatulan ng nobyo ang kinamumuhian niyang babae. Hinila siya ng mga paa sa isang mall malapit sa airport. Kinalman niya ang sarili sa pagtingin ng mga paninda sa loob niyon. Kahit paano pansamantala niyang nakalimutan ang sakit na nararamdaman. Nang kumalamang kanyang sigmura, pumasok si Celine sa isang fast food restaurant doon at tumordo ng white pasta at green tea. Maya-maya muling tumunog ang cellphone niya. Kaagad niyang sinagot ang tawag mula sa caretaker ng bahay. Nanay Lucinda? Celine, uuwi ka ba sa isang linggo para sa barangay election? Tanong ng matanda. Napabuntong hininga ang dalaga. Ilang local actions na rin ang pinalampas niya, ngunit dahil masama ang kanyang loob, napilito na siya magdesisyon. Oo po, darating ako. Matamlay na tugon niya. Celine, may dinaramdam ka ba? Bakit po ninyo naitanong? Kabisado kasi kita. Kahit malayo ka, masigla ang boses mo. Pero bakit parang tumatawid dito ang lungkot mo? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin, anong maitutulong ko? May pagmamalasakit na sabi nito. Wala po ito, Nanay Lucinda. Pagod lang po ako, aniya. Ngunit sa kabila niyon, gusto na niyang magpapalahaw ng iyak. Magpahinga ka naman minsan. Huwag mong inaabuso ang katawan mo sa pagod. Ano nga pa nang gusto mong ihanda kong ulam next week? Anito. Bahala na po kayo. Tayong dalawa lang naman ang kakain. O siya, sige. Mag-iingat ka lagi. Huwag mong kalilimutan ang mga paalaala ko. Paalam pa nito. Salamat, Nanay Lucinda. Tumulo ang kanyang luha matapos yung puturin ang tawag. Muling nagribot ang dalaga pagkatapos kumain. Desidido siyang ubusin ang oras doon. At dahil lumilipad ang isip niya ng mga sandaling iyon, nagulat pa siya nang biglang bumulaga si Maximo sa harap niya. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Kanina pa kita hinahanap, sabi ng lalaki. Sa halip na sagutin iyon, ipinagpatuloy niyang walang direksyon paglalakad. Kahit sinabayan siya nito, nagunwari siyang walang nakikita. Pwede ba kitang makausap ng matino? Tila napipikon pang tanong nito. Napahinto siya sa paghakbang. Tinitigan niya ito ng matalim. Pagkatapos ang kabasas ang ginawa mo sa akin, gusto mo ako makausap ng matino? Nasisiraan ka ba? Sa tingin mo makikipag-usap ako sa'yo? Hinawakan siya nito sa braso. Si Jessica ang humalik sa akin. Wala akong nalaman dun. Paliwanag nito. Gumiti siya na mapakla. Siguro nga. Nalalam ko namang walang gagawin maganda ang babaeng yun. Pero gusto mo bang maniwala ako na hindi ka natangay sa ginawa niya? Halik pa rin yun, Maximus. At lalaki ka. Aniya. Wala ka bang tiwala sa akin, Celine? Napapikit ng marin ang dalaga. Hindi ko alam, Maximus. Hindi ko nga rin alam kung anong tawag sa mga nangyayari sa atin. Ang iniisip ko na lang nangyari yun dahil pareho nating gusto at dahil sa...
makabuluhang bagay na inaasahan ng bawat babae. Ano ang ibig mong sabihin? Dumagol doon ang tinig niya. Alam mo kung ano ibig kong sabihin. Oo, inaamin ko matagal na kitang gusto. Pero hindi ako ang tipo ng babae na pampalipas oras lang. Kung ganoon ang tingin mo sa relasyon natin, mas mabuti pa siguro ngayon pa lang, tigilan na natin to. Gusto mo bang masira lang ang ibang relasyon natin ng ganoon kadali? Maximus, wala akong sinahahawakan sa sinasabi mong relasyon. Mahal kita, Celine. Hinalikan siya nito sa kalagitnaan na iyon ng mall. Kahit sa limbahin ng mga tao sa gawin nila, wala siyang ibang napapansin kundi ang banayad na pagkinga ng binata na tumatama sa pisngi niya. Sabi ko naman sa'yo, tahimik akong tao. Hindi ako yung tipo na lagi nagsasabi kung ano nasa sa loob ko. Pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Matipid man ako sa salita pero hindi ang puso ko. Patuloy lang ng lalaki. Nang muli siyang hagan nito, napayakap siya rito na mahigpit. Sapat na ang kanyang mga narinig upang tumigil sa banhas sa pag-alon ng kalooban niya. Ay oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo, anang matanda. Sinundan siya nito roon, hila ang kanyang traveling bag. Kadarating lang niyan kaninang umaga, malamang galing yan sa ate Emma mo. Nakakunot noong binuksan niya ang malaking kahon. Nakakapagtaka naman, hindi ugaling na ate Emma magpadala ng package, hindi ba na nalisinda? Kadalasan bitbit niya mismong pasalubong. Malay mo, nag-iba ang ihip ng hangin. Anito habang binubukod ang marurumi niyang damit. Nang mabuksan iyon, tumambad sa paningin niya iba't ibang klase ng mamahaling pabangong pambabae. Sigurado po ba kayong kay ate Emma manggagaling ang mga to? Tumawag po ba siya? Aba, teka. Tila nag-isip ang matandang caretaker. Eh hindi nga. Bakit? Ano ba ang laman niyan? Mukhang magne-negosyo ng pabangong pinadalhan niyan eh. Tingnan ho ninyo. Inangat niya ang dalawang magarang bote at pinakita rito. Ang gaganda naman yan. Lalong humanga ito ng silipin na iba pang laman niyon. Pihadong libo ang halaga ng mga yan. Maya-maya tumunog ang cellphone niya. Oh, baka ang ate mo na yan. Kukumpirmahin siguro kung natanggap mo ang package. Baka pinagdenegosyo ka nga. Ani na ni Lucinda. Hindi po nakareyuso sa akin ang number na to eh. Nagtatakang sabi niya. Baka nagpalit ang number si Emma. Sagutin mo na. Alam mo naman yun. Hindi mo lang masagot agad ang tawag niya ay magtatatalak na. Napapailing pang tugon nito. Sinagot na ni Celine ang tawag. Celine? Nakilala niya kaagad kung sino nasa kabilang linya nang magsalita ang lalaki. Ichiro? Aniya. Hi, did you receive the perfume I sent you? Tila sabik na tanong nito. So, you are the sender of this package? Yes, anything wrong? Tanong nito na medyo alanganin ang tono niya. Why did you send me all this? It is a huge box of scents. Sagot niya. That's for you, Celine. It's a gift from me. Don't you like it? But it's too expensive. I can't accept it. Napapailing na tugon niya kahit hindi siya nakikita ni Ichiro. I don't mind even if it costs 1,000. You deserve it. That is how I treat a special woman like you. Walang gatol na pahayag ng lalaki. Ichiro, please. Stop treating me like a princess. But you are a princess. Lumabas si Celine sa pasyo upang lumanghap ng sariwang hangin. Pakiramdam kasi niya naninikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano iiwasan ang kakulitan ng binatang hapon. Okay. Wala sa loob na naikumpas niyang kamay. I am accepting your gift, but next time, don't spend too much on something like this. I am a simple woman with simple thought and simple dreams. And to tell you bluntly, I am not attracted to luxury. Baka kasi yun ang naramdaman ni Ichiro base sa pinapakita ng kapatid niya. Sandaling nawala ng kibo ang kausap. Di naman niya gustong saktan ng damdamin nito. Nagpapakatotoo lamang siya sa kanyang sarili. Ayaw niyang makilala siya nito sa paraang gusto ni Emma. And she did not have any plan of getting married, just for the comfort alone. I am sorry, Ichiro. I did not mean to be harsh with my words. I am just being honest to you. Aniya. It's okay. I understand. I thought you were fascinated with these things. But I hope you would understand if you see me standing right in front of your house. Sabi nito. What? Napakurap-kurap ang dalaga. At tabilisi ang hawiin ng kurtinang tumatakip sa bintana nila na gawa sa kapis. Naroon nga ang lalaki sa labas. Nagmamadaling tinapos siya ang tawag sa kalamubas ng bahay. What are you doing here? Tanong ni Celine. Dito, nang buksan niya ang tarangkahan. Ngumiti ang binata ng masilayan siya. I'd like to see you. Lumapit sa kinatatayuan niya. Can I come in? Sure. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng gate. Come in. Matapos niyang isarang gate, magkasabay sila naglakad patungo sa bahay. Thank you for the gift. Aniya na makapwesa sila sa mahabang sofa sa sala. Muling ngumiti si Ichiro.
You are welcome, Celine. Kagat niyang iniwas ang paningin ang tumitigto sa kanya. So, how long will you be staying here in the country? Naisip niyang itanong. I don't know. Maybe until you are here? Tugon nito. Lalo siyang hindi mapalagay sa kinauupuan nang tila laliman pa nito ang pagkakatutok ng mga mata sa kanya. Do you want something to drink or eat perhaps? Itinindig ng husto ng dalaga ang mga balikat at sinubukang iligaw ang usapan. Just a small cup of tea, please. Okay, wait here. Naabutan na sila na umiikot ang mga mata ni Nanay Lucinda nang pumasok siya sa kusina. Gusto niyang matawa sa itsura nito. Kabisado niya ang matanda. Hindi nito gusto ang lalaki para sa kanya. Akala siguro ng lalaking yan makukuha kanya sa magarbong pagregalo. Bulong nito sa kanya. Napangiti siya. Nanay Lucinda, gusto niya niyan siya ah. Pakitimpla naman oh. At nag-request pa. Bakit di siya magtsaan na lamang sa mamahaling restaurant? Total marami naman siyang pera. Naka-ismid na sabi nito habang inilalabas ang teacup. Hayaan na ninyo. Mura lang naman ang siya kumpara sa regalo niya. Tugon niya. Sinulyapan siya ng nanay-nanayan. Oy, Celine, paalala ko lang sa'yo ha. Baka malaunan eh. Bumigay ka sa panunuyo ng hapon na yan. Alalahanin mo. Mahirap magpakasal ang tulog ang puso. Natawa siya sa sinabi nito. Nanay Lucinda, hindi naman natutulog ang puso ko. Sa katunayan may boyfriend na po ako. Piloto naman siya ng eroplano. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Ha? Totoo ba ang narinig ko? Totoo po. Kaya huwag po kayo mag-alala. Wala po akong planong sagutin si Ichiro. Pinakikitungan lang po siya na maayos dahil kay Ate Emma. Paliwanag niya. Pero hanggang kailan? Hindi papayag ang kapatid mo na walang mangyari sa plano niya. Maingat na inabot ito sa kanya ang saucer ng tasa ng tsaa. Napabuntong hininga ang dalaga. Yun nga pong hindi ko masagot, Nanay Lucinda. Hanggang ngayon pinoproblema ko po ang tungkol dun. Hindi po pabor si Ate Emma sa relasyon namin. Hindi ko rin pwedeng sabihin kay Itch ng totoo dahil sigurado makakarating yun sa kapatid ko. Ewan ko nga ba dyan sa ate mo? Naiintindihan kong pagmamalasakit niya sa'yo pero hindi naman dapat na pakialaman niya pati ang damdamin mo. Isa pa na sa tamang edad ka na. Mararamdaman mo naman kung niloloko ka lang ng lalaki. At alam kong hindi mo hahayaang mangyari yun. Mahirap pong paliwanagan si Ate Emma. Wala siya ibang pinaniniwalaan kundi ang sarili niya. She is too strong. Kahit nung namatay si Mama at Papa, hindi ko siya nakitang umiyak. Hindi pa yata pinapakanak ang tao makakapagpaiyak sa kanya. Wika niya. Sa bagay, nasaksihan ko ang paglaki ninyo magkakapatid. Kung tutuusin, maraming naligaw dyan kay Emma. At kahit isa wala siya nagustuhan. Dahil sumumpa sa sariling hindi niya kayo may tataguyod kung pipili lang siya ng mapapangasawa na mas mahirap pa sa daga. Umiiling na sabi pa nito. Minsan gusto ko siyang intindihan kapag iniisip kong kapakanan lang namin ang iniisip niya kaya niya ginawa yun. Pero hindi ko rin magawa kapag sarili kong damdamin na iniisip kong nakasaralay sa mga desisyon niya. Malungkot pang sad ni Celine. Tinapik-tapik ni Nanay Lucinda ang kamay ng alaga. Basta ako, kung anong desisyon mo, doon ako. Gusto ko lagi kang masaya. Ayaw kong balang araw meron kang pagsisihan para nakitang anak. Nangingiti si Celine sa tinura nito. Niyakap niya ang matanda. Salamat po, Nanay Lucinda. Kung wala kayo siguro sa buhay ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagpapasalamat din ako dahil kahit papaano, napapasaya kita. Ot sige na, ibigay mo na itong tsaa at baka kanina pa nanunuyo ang lalamunan ng bisita mo. Nakangiting sabi nito.